Hello everyone, welcome to my channel Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. Pasensya na po at umuulan, so maririnig niyo yung patak ng ulan. Pero gusto ko pong i-share sa inyo ang aking Brassabola nodosa. Tingnan niyo po, di ba? Alam niyo, nakasabit siya sa likod, pero kahit siguro mga 5 meters away, maaamoy mo siya. Ang bango niya paggabi. Ang bango-bango niya talaga paggabi. So, ganun katindi ang amoy niya kahit dadalawa lang ang flower niya. So, gusto ko pong i-share sa inyo ang ginawa ko sa kanya. Before, maliit lang siya, maganto lang siya kalaki. Then, minount ko lang siya at ayun, ang bilis. Wala pang mga 6 months, ayan na. At hindi na siya tumigil mamulaklak. Isa. Wala siyang season sa pamumulaklak. Basta palagi siyang may bulaklak. Ito, naputol to eh. Kasi bumagsak siya sa bigat. Natanggal yung kawit niyang ganyan. Ito. Basta tuwing may bago siyang shoot, ay mayroon siyang bulaklak. Tingnan mo to, ang liit-liit niya, oh. Yung shoot niya to, pero yan ang bulaklak niya. Laki, no? So, ang tanong, mount or pot? So, ito yung isa. Ito yung kanyang Chinua orchids. Ito yung kanyang pangalan. Brassabola nodosa Panama Sawyer. AMCCM AOS. So, may award siya. So, diba? Dapat naman talagang magkaroon ng award. So, tingnan natin muna itong nakamount. So, itong nakamount na to, kaya na ano ko sa inyo na i-share. Kasi meron siya ditong natanggal. So, hindi ko siya, sabi ko, i-ripat ko. Sinabit ko lang. Ayan, lumaki na. So, kailangan ko siyang tanggalin. So, tingnan nyo po. Dalawa yung sumanga pa siya dito. Ayan. Tingnan nyo yung ugat. Galit na galit. At lahat halos ng new growth niya ay may flower. Nagpo-flower siya whole year round dito sa Philippines. So, ito, tapos na to. Katatapos lang matanggal yung bulaklak. Pero meron pa sa dulo na nagpo-form. Ito din, tingnan nyo po yung dulo niya, oh. Meron pa isang bud. Nakita nyo po na nagpo-form. Yan, oh. So, huwag nyo ikat ang flower spike. So, ito, hindi ko sure kung magkakaroon. Mukhang wala na to. Pero ito, magpo-form pa yan. Ito, baka mag-form pa din. Then, meron siyang bagong new growth. Nagkandabali na yung mga spike niya at mga leaves kasi lumampas na siya dun sa sinasabitan ko. So, ngayon, ito, tatanggalin natin. I-mount ko for sure. Kasi, mas gusto niyang nakamount. Bakit nga ba yung ibang orchids gustong nakamount kesa naka-pot? So, tingnan niyo po itong nakapat ko. Magkasing edad lang itong dalawang to. Kasi, nung minount ko siya dito, parang ganito lang yan. Natanggal din ito. Ito, itong maliit na to, natanggal siya. So, pinat ko siya. May makikita po kayo. Try ko pong hanapin yung video ko. Unang video ko na nag-flower siya ng nakapat. May mga growers na nagpapat din at successful din. Pero, kung pwede niyo pong i-mount, i-mount niyo po. Mukhang mas mabilis siyang lumaki, mas masaya siya, at mas mabilis siyang magdumami. Tingnan niyo po ito. Kasing edad nito, pero ilan pa lang ang dahon niya. Nasa ano siya, coco, nasa hydroton, pine bark, tapos nilagyan ko nito kasi nga sabi ko mainit yung summer. Ayan, okay naman siya. Kaso, hindi siya kasi bilis lumaki nitong isa na to. So, hindi ko muna to tatanggalin dito. Ang gagawin ko ay i-mount ko tong bago na to at ibibigyan ko kayo ng update. Baka mauna pa to kaysa dito. Mauna pa tong lumaki kaysa dito.
So, experiment tayo. Nakaraan, nung nakaraan, medyo maliit pa to. Sabi ko, huhugutin ko. Kaso lang ngayon, di na mahuhugot. Kaya kailangan ko na siyang tanggalin dito sa likod. Ngayon, ingat ako kasi nga may flowers sa taas. So, kailangan kong tanggalin to. Hindi ko siya masyadong makita. Ano ba nangyayari dito? Ayoko namang ikat. Naku. Hindi ko matanggal yung sa likod eh. Ayun. So, kusa siyang nag-detach dito. Hindi ko siya pinutol. So, natanggal lang siya. So, yay! Meron na naman akong isang bagong brasabola nodosa. So, ang gagawin ko dito, pwede ko sana siyang ilagay sa isang mount. Ibang mount. Kaya lang, kasi dito bakante. So, dito ko na siya ilalagay. Dito ko na lang siya ilalagay para lumaki. Tumaas doon para mapuno ito. So, magbubutas muna ako. Ayan. Ayan, okay. Eh, gusto ko itong alambre. Kasi natutusok mo siya. Ayun. Size, hindi ko alam kung ano size to, size 10. Ano to eh, aluminum wire. Binibili ko. So, nga sanang magkaroon ng shop na lahat ng ginagamit ko, bibenta ko doon para hindi kayo mahirapan maghanap. So, ayan. Pero bago yun, tingnan natin yung ugat. Tingnan nyo po yung ugat. Grabe, diba? Ang ganda, saya-saya niya. Sa liit ba naman nito? Paano nag-produce ng ganito kalaki? Kundi siguro naputol tong isa. Ang ganda. Ito katatapos lang. So, talagang hindi siya nauubusan ng bulaklak. So, ngayon, ilalagay ko to. Kailangan ma-secure ko siya. Kailangan papunta naman doon. Makadikit sa fern slab yung new growth niya. So, ayan. Natali ko na po sa likod. Ayan, matibay na. So, ito yung new growth niya. Ito yung new growth niya. So, wala pa siyang ugat. Nakabaluktot siya. Tatakot akong galawin eh. Kasi baka mabali. So, ko sana Ayun. Ay, salamat. Yan. Para sa init ng araw, susunod siya. So, didikit niyo po yung new growth malapit doon sa fern slab. So, ano ko pa? Ipitan ko. Ayun. Okay na. Tanggalin ko na yung mga lumang spike. Kasi, parang ang buting na. Ito, sigurado. Wala na to. Tapos, ito. Wala na rin yan. Ito, nabali. Kasi sigurado, wala na yan. Tapos, ito po. Kasi may ibang grower, ano, sabi nila, baka sa ibang bansa lang yan mamumulaklak. So, ito po, namulaklak si Brasabola nodosa. At masaya siya dito. So, kung gusto niyo po mag-collect nito, pwede naman. Yun. So, yan. Diba, medyo malinis niya siya tingnan. Ito po, may bago siya, oh. So, baka mag-flower yan. So, ngayon, abangan natin ito, tsaka ito. Kung gaano kabilis lumaki ang dalawang yan. Update ko po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching. Like po kayo, comment, at subscribe. Hit nyo po yung notification bell para ma-inform kayo sa mga bagong videos. Thank you. Bye-bye. See you next video.